Purihin ang Panginoon. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos muli. Tunay po na ang Panginoon ay tapat at salamat po sa Lord dahil kahit po tayo ay physically ay wala po sa inyong harapan, pinagkalooban naman po tayo ng Diyos ng tinatawag na technology gaya ng camera, ng LCD, ng projector, ng computer. Ano po? Para po kahit po physically ay wala ako, ay makapagpahagi pa rin po tayo ng patuloy ng salita ng Diyos sa inyo mga kapatid at mga kapwa mananampalataya. Kaya po sa araw na ito, akin pong dadalhin ang salita ng Diyos, pero bago po natin yan gawin, pwede mo po bang kamayan at batiin ang mga kapatid na malapit sa iyo at abot ng iyong kamay at sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos kapatid sa araw na ito. Hallelujah! Palakpakan din po natin ang Panginoon matapos po natin kamayan ang mga kapatid natin sa pananampalataya at ang palakpak po yan ay para po sa isang buhay at makapangyarihan ng Diyos. Sige po, palakpakan natin sandali ang ating Panginoon. Glory to God. At sa oras ito, tayo po ay darako na sa pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Sama-sama po tayo ngayong dumulog at ialay po natin sa Diyos ang ating gagawing pag-aaral ng kanyang salita. Can we bow our heads today? And let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa opportunity na binuksan mo muli sa amin para kami ay makasamba at makapagpuri sa lugar na ito. Salamat din po aming Ama dahil kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na ikaw ay aming purihin at ikaw ay aming sambahin. Inihahandog po namin sa iyo ang aming gagawing pag-aaral ng iyong salita sa araw na ito ng pagsamba. Dalangin ko po na ang kapuspusan ng iyong kapangyarihan na idawan mo sa bawat isa. Holy Spirit, we welcome you. We glorify your presence in our midst today. At hayaan mo na ang iyong kapangyarihan ang siyang aming maranasan sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen! So purihin po ang Panginoon. Muli ako po ay hihingi lamang ng konting paumanhin sapagkat sa araw na ito ng aking pagtuturo ay nakaupo po ako dahil po hindi po na namin na kinaya na makapag-shooting pa sa ating pong simbahan para po sana yung setting ay nakatayo at nakapulpito. Kaya minarapat na lamang po namin na ituloy po ang pangaral ng salita ng Diyos ngunit sa tahanan namin, kaya wala po akong pulpito, wala po akong entabladong gagamitin, kaya dito na lamang po sa mesa. Ano po? Pero ako po'y naniniwala na nakatayo man o nakaupo, ang kapangyarihan ng Diyos ay naririyan pa rin. So dumako na po tayo sa mensahe na atin pong pinag-uusapan dito po sa ating church. At ibabahagi ko po sa inyo ay ito po ay lumalabas na parang isa ring serye ng pagtuturo. Hindi nga lang po kasi nahaba ng serye ng ating pag-aaral ng end times. Ano po? Huwag po kayong mag-alala, pagbalik ko po dyan sa ating gawain ay maaari po na ituloy pa natin dahil there are so many things that we need to talk about and to cover regarding the end time. But for now, meron po akong binuksan na aralin sa atin pong gawain dito po sa Alabang na akin pong ipagpapatuloy. Nung mga nakaraan na atin pong pag-aaral ay binabahagi ko na po at sinimulan ko na po yung tinatawag na concept of the kingdom of God. At dito po sa konseptong ito ay nakita na natin at natutunan na natin na ito ang pinaka main objective why God sent Jesus His Son on earth. Jesus was sent on earth with a primary purpose. Everything that comes after this are all secondary. Amen? Natuklasan po natin that the primary purpose why God sent His Son to the world is to establish and to set up His kingdom here on earth. At sa mga nagdaang ating aralin, ay binuksan po tayo ng Panginoon that the kingdom of heaven where God resides and where God dwells is a perfect kingdom. At napakaganda po nung kaharian na yon na kung saan ang Diyos ang nagahari. And the Father desires that this kingdom will be brought to men. Na ito pong kaharian ito ay maidala at maipagkaloob, maibigay sa tao. Kaya nung dumating po ang Panginoong Jesus, ay ang pinaka ultimate goal at layunin is to bring heaven here on earth.
And everything after the kingdom is only secondary. Healing, salvation, prosperity, everything is all secondary. But the primary thing is the kingdom of God. Kaya nga, sabi po ng Mateo 6:33, ngayon po ay maliwanag na. Na maunawaan natin sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng Banal na Espiritu yung tunay na ibig sabihin na matagal na natin pong ikinukot, matagal na nating memory verse ng ilan sa atin, Matthew 6:33. Ano po ang nilalaman ng linyang iyon na binitawan ng Panginoong Yesus? If you know, let us recite. Kung alam niyo po yung bahaging yon, natin nga pong sama-samang i-recite ito. Now in English, ganito po sabi, ready, 1, 2, 3, let's recite. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, sabi po ng Mateo 6:33, kung ating daw pong uunahin na hanapin ang kaharian ng Diyos. So meaning to say that the kingdom of God is a matter of seeking. So tandaan po natin yan, mga kapatid. The kingdom of God is a matter of seeking. Meaning to say, this kingdom needs to be seek. S-E-E-K. Amen? Akin lamang pong ibibigyan ng emphasize. Ano po emphasis yung word? Kasi it may sound other things sa inyo, because the word sick, pwede po kasi ang S-I-C-K. Yung S-I-C-K, may sakit po yun. Iba po ibig sabihin nun, mga kapatid. Pero what I am saying to you this moment is the word sick. S-E-E-K. Kaya ano sabihin yung Matthew 6:33, but seek ye first, so meaning to say, the kingdom of God must be seek. Amen? So, kailangan po itong hanapin. Hindi po ito automatic na masusumpungan. It will not come to you automatically. It will not be served to you. Hindi po ito ihatid sa atin. Hindi po ito dadalhin sa atin. Hindi po ito i-deliver sa ating harapan. But the Bible say, seek. And who is he commanding to seek? You. Tayo po ang inuutusan na maghanap. And what should we seek? Ano po yung ating dapat na hanapin? The Bible said, the kingdom. So, doon po natin makikita na yung konsepto naroon ng susi ng lahat. That for so many years we have been looking for answers in our life. But praise be to God, I believe this is the Kairos moment. This is the right time because the Lord revealed this revelation to us right now. Dahil we have been seeking for a good life. We have been seeking for a promotion. We have been seeking kung paano tayo makakaalis sa kahirapan at kakapusan at sa mga misery ng buhay. The answer is the kingdom. The answer of all our hurtings, to all our burden, to all our misery is the kingdom. This is the solution that man has been looking for. At ang solusyon po ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Kaya simulan po din natin itong aralin na ito sa ganitong konsepto. It's a matter of seeking. Hinahanap po ang kaharian ng Diyos. Because according to Matthew 6:33, seek ye first. The kingdom will not come to us unless we seek for the kingdom. Kaya papaano po natin matatagpuan ang kaharian ng Diyos? Yan po ang aking ding ibabahagi at laman ng pag-uusapan natin sa araw na ito. Iwan natin sandali ang Matthew 6:33 and let's move to John chapter 3. Samahan niyo po ako sa John chapter 3. And let us build a foundation dito po sa ating aralin na ating pong pinag-aaralan na binuksan po sa atin ng Panginoon. Now let's go to John chapter 3. If you do have your Bibles with you today, let's start studying the Word of God. Now let's read first verse 1. Samahan niyo po ako sa John chapter 3 verse 1. I believe that some of you are familiar with the story. But to accommodate yung mga hindi pa po pamilyar, let us join everybody
Magtulungan po tayo para po tayo ay sama-sama na lumago at sabay-sabay na umunlad sa pananampalatayang ito. Now verse 1, ang sabi po ng verse 1 ng John chapter 3, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. So meron pong personality na binanggit. The personality is named Nicodemus. And he was described by the Bible, sabi ni John, that this Nicodemus was not ordinary man during their time. Hindi po ito pangkaraniwang tao. Meaning to say, this man is influential. He is a man who has a position. He is a man who has a position in his time. Meron po siyang position. And what is his position that he holds? Ang sabi po ng Biblia, a Pharisee. A Pharisee is a sect. It's a group of religion or religious people. Pero sa kanya pong sekta, hindi po siya pangkaraniwan ng kanyang position because he holds also a position. He's a ruler of the Jew. Amen? So makapangyarihan, may impluwensya itong si Nicodemus. At nais ko rin pong idagdag that the Pharisee, because of the word Pharisee, the Pharisee is popular in Jesus' time because this is one of the major opposition ng Panginoong Jesus. Ito po yung mga umu-oppose kay Jesus heavily. Grabe, kumbaga sa pelikula. Ito po ang kontrabida sa bida. Amen? Pero, miraculously, something happened to the guy. Meron po nangyari dito sa lalaking ito because one day, ang sabi ng verse 2, the same guy who was a Pharisee came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. I'm so amazed with this word. But bago po tayo tumungo doon, nais ko po munang bigyan ng pansin. Sabi, pumunta siya kay Jesus one night and did not came to Jesus in the morning for fear of persecution. Kaya gabi po siya pumunta so that this meeting would be in secret, privately, without public knowledge. Now, pansinin niyo po yung word na ginamit ni Nicodemus. He addressed Jesus as Rabbi. So meaning to say, he considered Jesus as a teacher. That's the word Rabbi. Now, ang sabi, we know, this is something. Watch this. He said, we know. So when he said, we know, it means he's not the only one. Marami sila. Amen? We po yung ginamit. So lumalabas that the Pharisee na kontrabida kay Jesus, lot of them know something that he is a teacher come from God, but they are just denying it. Hallelujah! So lumalabas, alam naman nila eh, na ito po si Jesus ay mula sa Diyos. A teacher come from God. Pero why are they opposing? Now, I realize kung bakit po nila ino-oppose si Jesus. And I come up with this idea. Jealousy. Envy. Insecurity. Kasi mas magaling sa kanila sino? Si Jesus. Kaya masasabi ko yung ganito salita eh. Meron tayong kasabihan sa ating bansa. Pag ang pag-ibig pumasok sa puso ni inuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Eh, gawin natin ganito. Pag inggit pumasok sa puso ni inuman, gagawin ang lahat, masira ka lamang. Hallelujah. So, kaya kahit alam nila na galing sa Diyos si Jesus, but because of envy, because of jealousy, they want to destroy Him. That is a bad attitude. Amen? Sometimes we know somebody who has a gift, pero dahil ating kinainggitan, we don't bless him, we don't promote him, we don't give him a chance dahil tayo po'y naiinggit sa kanya. That's wrong. That's not the right spirit. If we recognize the anointing and the gift of a person, we see that God is moving in his life, push him forward. Amen. Support him. Amen. Supportahan po natin yon. Tumayo po tayo sa kanyang likuran. Atin po siyang i-encourage, atin siyang suportan, hindi lamang po spiritually, hindi lamang sa prayers kung kinakailangan, even material things. Amen? If we recognize that God is moving in the life of a person, kung nakikita po natin sa ating mga kapatid, ginagamit sila ng Diyos, may gamit sila sa Panginoon, we see that God is using their life to share the gospel, to speak about God, to spread about the kingdom,
Pinance po natin yan. Pakainin natin. Tulungan natin. Amen. Let us not kill the gift by our envy, by our jealousy. Let us learn from the lesson of the Pharisee named Nicodemus and their group. And sabi, we know that thou art a cheat teacher came from God. Why? Paano po nila na conclude na galing nga talaga sa Diyos ang Panginoong Jesus? He said it this way. Because no man can do these miracles that thou do except God be with him. Amen? So sabi niya, wala kasing makagagawa ng iyong ginagawa na mga himala malibang sa sinasamahan ng Diyos. So meaning to say, Nicodemus agrees and approves that Jesus is from God. Now, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto you, ayun ang sabi po niya kay Nicodemus, except a man be born again, he cannot see, what's this, the kingdom of God. So, what is amazing here is in verse 3, wala naman po sinasabi si Nicodemus, if you notice, wala pong question na in-raise. Wala pong siyang tanong na ginawa kay Jesus. He just praised Jesus for who he is, right? But there is no question. But I do believe Jesus discerned the heart and recognized the motive, the intention why this man, a Pharisee, came to him. Now, pansinin po natin, Jesus did not talk about to Nicodemus about redemption, about him dying on the cross, about him shedding his blood for the sin of humanity. Wala po siya sinabi tungkol sa kanyang redemption na gagawin, sa kanyang kamatayan sa cross, o tungkol sa pagbabayad niya ng kanyang dugo para lumaya ang tao sa sumpa ng kasalanan. But what did he offer to Nicodemus? The thing that he offered to Nicodemus is the kingdom. Hello? So na-realize ni Jesus that the need of this person, he is in need of the kingdom. He is in need of the kingdom because yung kanyang inner struggle is because he's seeking of something. And that something is the kingdom. Kaya sabi ni Jesus now, parang kasi pasabi ni Jesus, I know why you come. You are looking for an answer. You are looking for a kingdom. But let me tell you this, I'm just paraphrasing what Jesus is saying. If you really are interested in the kingdom, this is how you will do it. At sabi niya, except a man be born again. So that's the first step. So born again is not a religion. It's an experience. Tanda po natin ha. Hindi po ito religion, ito'y isang proseso at karanasan na daranasin at daraanan ng isang tao para maranasan niya at makita niya ang kaharian ng Diyos. And sabi, seek ye first the kingdom of God. So how do you seek the kingdom of God? First, you must be born again. Amen? So, atin pong i-relate. How can a man be born again? Just like the question of Nicodemus. Kaya nga, pagkatapos ng salitang yon, ang sinunod ni Nicodemus, sabi niya, how can that be? How can that be possible? Sabi niya sa verse 4, I am old. How can I come back to the womb of my mom? Amen? At sinagot po siya ng Panginoon dito, when he answered him in verse 5, it sounds like a parable, ang sabi po dito, Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, cannot enter the kingdom of God. So born of water, born of the Spirit. Now, ang malinaw po na interpretation na yan ay nasa sulat ni Pablo sa Corinto. Iwanan po natin yung John and let's go now to 2 Corinthians. Now, if you go to the book of 2 Corinthians, sa sulat po rito ni Paul, so 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Ang sabi po na nilalaman na sulat ni Pablo sa ikalawang Korinto, ang kapitulo 5, ganito naman po ang ating mababasa. Sabi sa talatang 17, ang sabi niya, isama ko na rin po yung verse 16 para lang po may buwelo. Wherefore henceforth know we no man after the flesh.
though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we Him no more. What Paul is simply saying, we know Jesus when He was here on the flesh, but now He is not here. Now, sabi sa verse 17, therefore, if any man is in Christ, any man, meaning to say any race, any color, ang sabi niya, be in Christ. Pag ikaw ay na kay Kristo, you have given your life to Jesus, you have received Jesus as your Lord and as your personal Savior. You accepted Him. The word Lord means you receive Him as your King, your Master, the one who rules, the one who has authority now over your life. What happened? Now, He had granted you to be a new creature. Bagong nilalang. Bagong nilalang, bago ka ng silang. Amen? That's being born again. So when you came into that relationship with Jesus, you become a new creature. You become born again. So that is what born again means. Amen? Ipinanganak ka ng muli dahil nasa bago ka ng kaharian. Amen? You are now a new citizen of a new kingdom. How did you achieve the new citizenship into this new kingdom? By Jesus Christ. Glory to God. Dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ano po naging epekto ng pagtanggap ng isang tao sa paghahari ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay? Look at this. All things are passed away. And all things became new. Ang lahat ng mga bagay na luma ay nawala na, lumipas na, at ang lahat ngayon sa kanya ay naging bago na. Kaya makapansin po natin ngayon dito sa konsepto ng ito ng kaharian. Ang sabi, seek first the kingdom of God. Kaya pag nakita po na natin at nasumpungan natin ng kaharian ng Diyos, nandun ang sagot. Nandun po ang katugunan. It is the kingdom. The answer is the kingdom. Kaya sabi ni Jesus, all these things shall be added unto you. Ang lahat na lamang po ay benepisyo ng kaharian. Kaya nga ko, ikukonekta ko doon sa ating pong mga pinag-aralan noon ng daan. Kingdom citizens are being taught. Tayo po ay tinuruan to avoid loving material things, to avoid loving money. Amen? So bakit po itinuturo ito ng Panginoon? Bakit po sa atin ito itinuro? And what is the solution to what He is talking about? Amen? Kasi kung isipin mo, eh, given eh. Meron akong mga bayarin, meron akong mga pangangailangan, meron akong mga alalahanin. But what is the main reason? Why should I not worry? Why should I not go after money, go after material things? The reason is, the answer is, the kingdom. Kaya sabi, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. So ang lahat daw po ng bagay ay idinaragdag lamang ng Panginoon. Amen? So the answer is the kingdom. Now, ating pong pag-usapan ngayon, ang ilang mga bagay that has a connection with the kingdom, because this is the primary message of Jesus when He came to the world. He's talking about the kingdom. Now, pansinin po natin, ito po mga ilang mga description ng mga magpapaunawa at magpapaliwanag sa atin about what is a kingdom. Now, a kingdom, narito po yung ilang mga bagay na nagdi-describe sa kaharian. Every kingdom has a king and always have a lord. Number two, a kingdom always have a territory. A kingdom has a constitution. A kingdom has a citizen. A kingdom has a law, and a kingdom has a privilege. A kingdom has a code of ethics. A kingdom has an army. A kingdom has a commonwealth. And a kingdom has a social protocol. These things that I have mentioned to you are all of these things are what is what compose or what are the components that made the kingdom. Pansinin niyo po, bawat kaharian ay may hari at may Panginoon, may teritoryo, may konstitusyon, may citizenry, may mamamayan, may batas, may pribilehiyo,
code of ethics, may sinusundan at sinusundod ng mga alituntunin, merong mga sundalo, may commonwealth o yung ekonomiya, meron pong social culture, meron po sila mga tinatawag na mga protocol and procedures sa kanilang pamumuhay. Amen. So, what is pattern in the heavenly and earthly kingdoms? The same with God. Kita niyo po. Dinadala ng Panginoon ang kaharian niya sa tao. And He wants us to understand that He is our King. Amen. He is a King. And where is His territory? His territory is heaven and is bringing it down here on earth. Kaya po siya nagbigay ng batas because every kingdom has a constitution. Dahil a kingdom without constitution is not a kingdom. Amen? Kaya the reason why God gave a law is because a kingdom must have a law so that they will have a constitution. Magkakaroon sila ng agreement. And it will not be a kingdom if there is no citizen. And God wants us to be His citizen. At kaya rin po siya nagbigay ng batas para meron tayong tinatawag na prinsipyong susundan. At sa kaharian, lahat ay meron tinatawag na binibigyan ng pribileyo, rights and benefits, code of ethics, acceptable lifestyle. Kaya sa kaharian po ng Diyos, merong code, merong lifestyle. Kaya makikita po ang kaibahan ng mga anak ng Diyos sa mga hindi anak ng Diyos. Kaya doon po papasok yung tinatawag na lifestyle natin. Alam niyo po, ang problema sa ating panahon ngayon, hindi mo na mabanaan. Hindi mo na ma-distinguish kung sino ba ang anak ng Diyos at anak ng demonyo. Parehas na rin eh. Amen? No, a kingdom has its own code and ethics. And a kingdom has an army. Kaya nga po meron siyang army. What is the purpose of the army of a kingdom? For security. Now, hindi po tayo ang army ng kaharian. Sino po ang army ng kaharian ng Diyos? That's why God has given us angels. Glory to God. Amen? Kaya binigyan po tayo ng assigned angels sa ating pong buhay because that is the army of the kingdom. And the kingdom is a commonwealth. Commonwealth means meron siya ekonomiya. At yun ang dahilan kung bakit, mga kapatid, inaalis tayo ng Diyos sa sinasabing huwag mag-alala, huwag mag-alala, huwag mag-alala sa susuot, dadamitin. Why? Because the kingdom has its commonwealth. At ang tandaan po natin, hindi po nababankrupt ang kaharian ng Diyos. The resources of heaven is always rich. Hallelujah. The resources of heaven will never be affected by economic breakdown. Amen? Hindi po kakapusin ang langit. There is more for everybody. Kahit po magsabay-sabay tayo ng pangangailangan, hindi po tayo pababayaan. Kaya nga po, yan ang gustong i-offer ng Diyos sa tao. Yan ang gustong i-offer ng Diyos sa iyo at sa akin. Tanggapin ang Kanyang paghahari. Dahil pag tinanggap natin ang Kanyang paghahari sa ating pong buhay, that's the only way na magagawa po niya ang Kanyang obligasyon sa iyo at sa akin. Kaya nga, kung babalikan po natin yung teksto dito sa ating mensahe, Matthew 6:33. Yan po ang rason kung bakit pinauuna sa atin ng Panginoon na hanapin at maging priority ng ating pumbuhay ang kaharian ng Diyos. Dahil naandoon ang kasagutan sa lahat ng ating pong pangailangan. It is invested in the kingdom. Kaya kailangan po ang tao'y makabalik sa kaharian ng Diyos kung gusto niyang maranasan ang pagkilos at pagsama at walang hanggan at walang katapusan na promisyon at proteksyon ng Panginoon. It's only by and through His kingdom. Kaya mga kapatid at mga minamahal, sa kabuuan ng ating pong pag-aaral, nawa po ay binuksan kayo ng Panginoon sa kapahayagang ito that Jesus never came to us, to this world, to establish a religion. He never came to this world to establish a new movement. But He came to this world so that it would be an extension of the kingdom of God here on earth. And His kingdom is not a place here on earth. Ang sabi nga, His kingdom will be in our hearts. Ang Kanyang kaharian ay itatayo ng Diyos sa ating mga puso. Kaya makikita ang kaibahan ng buhay ng anak ng Diyos
dahil ang kaharian ng Diyos ay dumating sa ating mga puso at kalooban. Kaya mga kapatid, nawa po ay naabot kayo ng ating mensahe. Nawa po sa mga ilang araw na ating pagtalakay at pag-aaral dito sa konsepto ng kaharian, ay unti-unti nang nabuksan ang inyong diwa at pangunawa na if we want to enjoy the benefits of the kingdom, first and foremost, we must be a part of His kingdom. At ang paraan lamang po para maging bahagi ng kaharian ito is none other than Jesus Himself. Kaya unawaan mo po ang mensahe ngayong araw na ito. Purihin natin ang Diyos at pasalamatan natin siya dahil naunawaan natin ang kahalagahan ng kanyang kaharian. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa napakabuti, nagpapasalamat po kami at nagpupuri kami sapagkat muli kami po ay hinandan mo at pinahintulutan mo na aming mapakinggan ang iyong salita. Salamat po sa mga kapahayagan na iyong binuksan at isiniwalat sa amin. Salamat po aming Ama dahil tunay po na napakabuti mo. Pagpalain mo nga po ang mga kapatid na nakapakinig at dinadalangin ko rin na sila'y patuloy mong samahan sa kanilang buhay sa araw-araw. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabunin po ang Panginoon, tayo po ay darako sa susunod na bahagi ng ating gawain. And the last part of our service today is tithes and offering. Well, bahagi din po, this is part of our code of ethics in the kingdom of God. We are obliged to abide by the rule to be a participant and to be a part of this kingdom concept called giving. Kaya bahagi ng obligasyon po natin ito, kaya tayo po'y magkakalob ngayon para po sa kaharian ng Diyos. Some of you will be giving your tithe, some of you will be giving your offering. Offering to this church, offering to the radio ministry na malaki po ang ginagawa at gamit ng Panginoon. And allow me to pray for you ngayon pong araw na ito as you give. And let us pray bago po natin gawin yan. Dakila at makapangyarihan Diyos as they raise their hands together with their tithes and offering. Pagpalain mo nga po sila. At gaya ng iyong mga pangakot salita, maranasan nila, Panginoon, ang kasukdulan ng iyong biyaya at pagpapala. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, mga kapatid. Malapit na po tayo ulit magkita-kita. At ngayon po, ibabalik ko muna sa ating MC at pagpalain tayo sa mga darating pang-araw sa ating pamboy. God bless you, everyone.